ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo! Bombo! Magandang umaga, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Miyerkules, Setyembre 27, taong 2023. Mga kabombagaster nation, sa ating Christmas countdown, 90 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, Pangulong Marcos ibinasura ang pagbaba ng taripa sa mga imported na bigas. Ang El Nino raw maaari pong makaapekto sa supply ng bigas dito sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng 2024. Ang plenary deliberations naman sa panukalang pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education tuloy na ngayong araw. Halos 250 mga barangay inirekomenda ng Philippine National Police na isali sa areas of grave concern para huyan sa 2023 barangay at sanggunyang kabataan elections. Ang Department of Transportation naman iginiit ang pangangailangang bigyan ng mas maayos na sahod at gawing regular ang security screening officers ng Office of for Transportation Security. Samantala, ang Office for Transportation Chief naman na si Aplasca nagbitiw na sa pwesto sa gitna ng kontrobersiya sa isang personnel na nagnakaw umano at lumunok ng $300 US bills. Matagumpay na paglansag ng Philippine Coast Guard sa mga buya na inilagay ng China sa West Philippine Sea. Pinuri huyan ni Transportation Secretary Bautista. Sa international news naman, ng South Korea binalaan ang North Korea sakaling gumamit ng nuclear weapons. Samantala, si US President Joe Biden naman nakibahagi sa rally ng mga auto workers sa Michigan. Abangan din sa ating sports balita, tatlong wushu fighter ng Pilipinas, tiyak na ang medalya sa nagpapatuloy na Asian Games 2023. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Matapos hingin kahapon ay pagpaliban ng plenary deliberation sa budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education, itutuloy ho ngayong araw ang naturang deliberasyon. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin, nakiusap si Vice President Sara na ipagpaliban ng deliberasyon para sa kanyang mga tanggapan dahil sa conflict of schedule. Kahapon ng umaga, nakatakda ang deliberasyon ng Kamara para sana sa Office of the Vice President at Department of Education proposed 2024 budget matapos talakayin ang pondo ng Office of the President na may budget na 10.7 billion pesos. Kaya nagmanifest sa plenaryo itong si House Deputy Minority Leader Representative Franz Castro kung bakit hapon na at hindi pa nasisimulaan ang deliberasyon sa 2024 proposed budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Una rito, naglunsad ng kilos protesta sa harap ng batasan ang mga militanteng grupo para ipanawagan na ibasura sana ang confidential funds. Isinabay ito sa deliberasyon sa plenaryo sa panukalang budget ng Office of the President at Office of the Vice President para sa susunod na taon. Lalong lumaki ang issue ng Confidential at Intelligence Fund nang aminin ng Commission on Audit na ginastos sa loob lamang ng 11 araw ang 125 million pesos na Intelligence Fund ng Office of the Vice President noong niyang 2022. Sa 2024 proposed national budget, nasa 2.3 billion pesos ang panukalang budget ng Office of the Vice President. 500 million pesos dito ay nasa confidential funds. Nasa 758 billion pesos naman ang panukalang budget ng Department of Education at 150 million pesos dito ay nakatalaga bilang confidential fund. Samantala, ibinasura naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang pagbaba ng mga import tariff ng mga bigas. Sinabi nito na nagdesisyon siya kasama ang mga economic manager na hindi pa napapanahon para maibaba ang import tariff. Base kasi sa kanilang pagtaya na patuloy ang pagbaba ng mga presyo ng bigas sa world market. Kung magugunita, ipinanukala ni Finance Secretary Benjamin Jokno na dapat ay mapababa ang rice import tariff para bumaba na rin ang presyo ng bigas dito sa bansa. Pagtitiyak naman ng Pangulo na gumagawa sila ng hakbang para matugunan ang mga usapin ng agrikultura sa bansa. Kaugnay po niyan, pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bilang Pangulo at kaliham ng kagawaran ng agrikultura, patuloy po tayong gumagawa
ng mga konkretong solusyon upang matugunan ang mga problemang kinakaharap ng sektor ng agrikultura. Una po, linunsad natin ang kadiwa ng Pangulo upang pagtagpuin at direktang pag-ugnayan ang ating mga food producer at mga mamimili na consumer. Pangalawa, patuloy pa rin ang ating pagsulong para sa modernisasyon ng pagsasaka mula sa pagbibigay ng makabagong makinarya, infrastruktura, pangnaliksik hanggang sa pagtatanim, processing, distribution, marketing hanggang retail po upang madagdagan ang supply at ng ani. Bahagi po yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, posible namang maranasan ang epekto ng El Nino fenomenon sa supply ng bigas simula ho sa ikalawang quarter sa susunod na taon. Ayon yan sa Department of Agriculture. Ayon kay Department of Agriculture Director of Field Operations Service, U. Nicholas Manalo, base ho sa pagtayo ng ahensya daw, magsisimula ang El Nino sa dry season na magtatapos naman sa Marso sa susunod na taon, na nangangahulugan na kasalukuyang sinisimulan na ang pagtatanim habang ang ibang lugar naman ay posibleng mag-aani na sa Enero hanggang sa buwan ng Pebrero. Ayon pa sa ahensya, kapag bumaba sa average ang pag-ulan sa normal mga normal month, maari ding makompromiso ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Binanggit din ng ahensya ang inisyal na ulat ng National Irrigation Administration tungkol sa posibilidad ng kakulangan ng supply ng tubig. Ito ho'y sa 122,000 na hektarya ng lupang mga sakahan. Batay sa tala ng Department of Agriculture, maaring ang palay at mais ang pinaka-apektadong mga pananim. Para masolusyonan ito, nauna lang sinabi ni Speaker Martin Romualdez na kikilos ang House of Representatives para bigyan ang National Irrigation Administration ng karagdagang pondo na aabot na hanggang sa 40 billion pesos. Gayunpaman, tiniyak nitong si Manalo na ang mga hindi talaga nakapagtanim dahil sa kakulangan ng tubig ay ipapatala sa isang assisting agency o mga programa katulad ho yan ng Department of Social Welfare and Development at ng Department of Labor and Employment. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita, ay mga kabombo, iba na ho talaga yung panahon ngayon. Eh, matindi ho yung init, tapos bigla, manaka-naka naman yung buhos ng ulan. Ako, lagot kang bata ka, mabuti na lamang at may Immunomax Food Supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula sa Switzerland. At ito ay available in capsule for adults and zero for kids. Also in forte variant. So mula dito sa aming studio, kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa iba pa ang mga balita, mga kabombo, maki-update ho tayo mula ho sa Senado ng Pilipinas. Ang Department of Transportation, naginiit ho sa Senado, yung pangangailangan daw na bigyan ng mas maayos na pasahod at gawin pong regular yung mga miyembro ho ng security o mga security screening officer ng Office of Transportation Security. Samantala, ang kalihim ho ng Department of Transportation umihingi ng karagdagang pondo upang mapagkalooban ng karagdagang subsidiya yung mga apektadong mga chopper at mga operator. May nakuhang report po dyan si Bombo JC Galvez. Iginiit ng Department of Transportation ang pangangailangan bigyan ng mas maayos na sahod at gawing regular ang security screening officers ng Office for Transportation Security. Kasunod yan ang umano'y insidente ng pagnanakaw sa pasahero sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Itong inayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista sa deliberasyon ng Senate Finance Subcommittee na pinamumunuan ni Senadora Grace Poe para sa 213.7 bilyong budget ng Department of Transportation. Bago ito, tinanong Senator Sherwin Gatchalian kung paano mareresolba ang mga problema sa paliparan, partikular na anya ang security screening officers na silang dapat pumrotekta sa mga pasahero. Narito, pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senator Sherwin Gatchalian. In fact, the most shocking OTS story is that laglagbala incident, no? And along the way there were also other OTS problem and modus. So my point of the matter is, the OTS is supposed to protect us from criminals, from terrorists, possible flight injury or possible flight accidents. But these people who are hired to protect us are the one creating chaos
and also national embarrassment to the country. So once and for all, how do we solve this? Is this an issue of salary, an issue of quality? How would we solve this? Because nakakayawa talaga, Secretary. Yeah. This is not. Agi ng payag ni Senator Sherwin Gatchalian, ibinunyag ni Bautista na karamihan sa mga security screening officers ay contract of service na manggagawa na mayroong mababang sweldo. Ayon kay OTS Deputy Administrator 3 Jose A. Briones Jr., ang karaniwang security screening officers ay kumikita lamang ng 16,000 pesos kada buwan. Sabi naman ni Gatchalian, dapat na rin pag-aralan ang kanilang hiring process. Samantala, kaugnay ng balitang yan, kinuwestiyon din ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga opisyal ng Department of Transportation kaugnay yan sa pagpapatupad ng PUV Modernization Program ng gobyerno. Sa ikalawang pagdinig ng Committee on Finance sa 214.3 billion pesos na panukalang 2024 budget ng Department of Transportation at ang mga attached agencies nito, binanggit ni Gatchalian na mayroon lamang zero na alokasyon para sa programa sa susunod na taon. Inamin ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang pangangailangan ng pondo para sa pagkakaloob ng equity subsidy para sa mga apektadong PUV operator na humihingi sa komite ng karagdagang budget na 1.6 billion pesos para ipatupad ang PUV Modernization Program. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni DOTR Secretary Jaime Bautista. I think one support that we need for next year is to continue giving that equity subsidy. So that we can help them replace the old units that they operate. And we are proposing, since we were given zero for 2024, we are requesting that we be given at least 1.6 billion pesos for this program, Mr. Chair. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 12 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Nagpapatuloy ho tayo mga kabombocaster nation at sa pagkakataong ito, makakasama ho natin ang dati pong kalihim, dati hong sekretary ng Department of Health at siya pong kasalukuyang Iloilo 1st District Representative at Vice Chair ng House Committee on Appropriations at siya rin pong House Deputy Majority Leader Representative Janet Garin. Ito ho'y kaugnay sa iba't ibang mga usapin mga kabombo. Pangunahin ho dito yung deliberation pa rin po sa budget para sa 2024 dito sa ating bansa. Magandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines sa Kong Janet Garin. Kong. Magandang umaga rin po at magandang umaga sa inyong mga masugid na tagapakinig. Thank you so much, Kong, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap. Ano? Ang ating po unang katanungan ay tungkol pa rin po dito sa mainit hong usapin ano, na pinagdedebatehan ngayon sa Kongreso. Ito hong controversial na 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President na una hong inilipat mula ho sa contingent fund ng Office of the President. Now, sa inyo ho, Kong, ano hong take ho ninyo dito? Is it legal o constitutional ho ba ito, Kong? Dahil contingent fund ang pinanggalingan ng pondong yan, eh masasabi nating legal siya, no, kasi dumadaan siya sa ng proseso. I'm referring to the release. Now, of course, hindi pa natin nakita yung details ng expenditure that will be for the office to submit, no, sa Commission on Audit. So pagka naman na-comply, walang problema, no. So yun ang kung titingnan natin yung General Appropriations Act, no? Kasi pag contingent fund kasi, pwede talaga yung gamitin even for new items, no? New or existing items, lalo na kapag may mga urgent matters, pwede talaga siyang gamitin. Ang hindi lang kasi pwedeng paggamitan ng contingent fund ay yung pagbili ng sasakyan. Okay. Oh. Pero other than dito ho sa paglipat ho ng pundong ito from the Office of the President to the Office of the Vice President, wala naman na pong ibang ahensya na nagkaroon po ng ganito so far, Kong? Ganito, no, hindi po kasi naging transfer. Okay. Para maliunawan, hindi nilipat ang pondo from the Office of the President to the Office of the Vice President. It's funding from DBM dahil ang contingent fund ay nakalaan, no, sa lahat, pwede siya sa lahat ng ehensya ng gobyerno. Okay. It's a fund release, no? Fund release. Kaya nga
medyo nagkaroon lang ng kalituhan nung sinabing transfer from one agent from OP to OVP. Kasi yun ang hindi pwede, no, kung titingnan natin sa DAP na yung dating pinagbawal ng Supreme Court. Pero ito ay nasa DBM, para siyang MPBF, yung Miscellaneous Personal Benefit Fund, na it's a multi-use fund, no, na nasa DBM, na pwede niyang i-release anytime sa ahensya mga kailangan as long as DBM recommends it and the president approves it. Okay. Kung isa pagkatanungan, ano, I understand na gugulong na ho ngayon yung pong deliberasyon sa plenaryo para ho doon sa 2024 budget ng Office of the Vice President at ng Department of Education, of which na ipagpaliban ho kahapon. Ano hong mga bagong developments ho dito, Kong? It has been scheduled today, no, mga bandang alas noon time onwards. So far, ano pong mga development ho dito, Kong? May mga nakikita ho ba tayong mga karagdagang mga kontrobersiya? Well, possibly kakaharapin with the deliberation ng Office of the Vice President budget at ng Department of Education budget, Kong? Natural yan na itatanungin or mauungkat. And of course, yung sponsor ng proposed budget ng OVP at DepEd, eh, sasagutin naman 'yan. Na so yun ang talagang mangyayari. Okay. Ang ating katandem, si Bombo Ever, Kong, mayroon din mga karagdagang katanungan, Bombo Ever. Okay, just to follow up po, Kong, ano, ipinanukala po kasi ni House Appropriations Committee Vice Chair Stella Kimbo ang pagbuo na ng isang special oversight committee para po dun sa confidential and intelligence funds para magkaroon po ng transparency sa pondo. Natatalakay na po ba ito considering na hindi lamang po ang Office of the Vice President but the other agencies are also asking po for the confidential and intelligence fund, Kong? Yeah. Hindi pa, no? Subalit tama rin si Kong Stella. Kasi ang nagiging problema kasi medyo naabo, sabihin na natin medyo kaliwat kanan na rin yung ibang mga ahensya, humihingi na rin ng confidential fund. Ang confidential fund ay hindi masama per se, no? Kasi talagang kailangan siya ng bawat pamahalaan. In fact, even the mayors at big cities, city mayors, and even the governors, ay mayroong confidential fund. Ang medyo naging masalimuot lang, eh para tila nakiuso ang lahat, no, na yung ibang executive offices, eh nagkanya-kanya ng apply ng confidential fund. So, tama po na talagang medyo ma-curtail. Kasi ang totoo naman yan, kapag may confidential fund ang Office of the President or the Office of the Executive Secretary, the various government agencies can actually request, no, submit their program at pinoponduhan yun, no, ng confidential fund ng OP or if it's course to the Executive Secretary. Naging mali. Na tila nakiuso yung lahat na halo na ang dami ng ahensya na nagpapalagay, no, ng confidential fund na kung tutusin mo pwede naman talaga nila gawing regular item, kaya lang siguro medyo parang hindi na dumami yung paperwork or paper requirements, yun ang nangyayari yan. Okay. Kung just in case po na hindi po makadalo si Vice President Sara Duterte dun sa budget hearing po ng kanilang pondo ng Office of the Vice President at ng Department of Education for the 2024, yung hearing o budget hearing po ba ngayong araw, maantala po ba ito o ipagpapatuloy pa rin po, Kong? Ay, hindi. Ipagpapatuloy, no? Kasi ang sasagot naman dyan ay yung sponsor, no, o yung Vice Chairman ng Committee on Appropriations na naka-assign to defend OVP and DepEd, no, kung hindi makarating si VP dahil nga nagkasakit, ipagpapatuloy yon. Pero I believe she will be attending.
Okay. Recently din kong nagkaroon po ng resurgence po itong tinatawag po na Nipah virus na naihawa po sa tao mula sa hayop at may mataas po na mortality rate. And now po nakakaranas po ngayon ng outbreak yung ibang bansa, especially po itong India. Likewise, is it possible po ba na magkaroon ng resurgence dito sa Pilipinas considering na meron din po tayong history na isang kaso ng Nipah virus infection doon po doon dati sa Sultan Kudarat way back 2014 Kong? Kapag may viral, kapag may outbreak kasi, kapag virus, yung kanyang capability na makarating sa iba't ibang bansa, eh, talagang nandiyan dyan. Especially for countries in Asia na alam ng lahat normal habitat or tirahan ng fruit bats. However, kapag maigi na pinaiigting ang kampanya ng proper hygiene, yung kalinisan, no? Frequent hand washing, tapos yung hygiene, lalo na kasi pag fruit bats yan, alam naman natin nasa mga puno siya at nagwiwiwi yan o may mga body secretions yan. So kung ito naman, yung mga paghugas ng mga prutas ay ginagawa, the possibility na magkaroon tayo ng Nipah virus is quite nil, no? Dagdag pa dyan yung proper cooking ng karne kasi nangyari dati sa Sultan Kudarat, yung feeds ng kabayo ay nakawiwi, no? Nagkaroon ng body secretions at yung lalo na urine ng fruit bats at nung kinain ng kabayo na-infect sila. Ang hindi lang maganda doon yung mga handlers ng horses medyo hindi naturuan ng proper handling kaya nahawa sila. Dagdag pa dyan, meron pang reports na dahil medyo ilang kabayo ang natamaan, may iba na kinain nila yung karne ng kabayo without the proper way. Hindi siya fully cooked, no? Hindi siya sobrang hindi siya naluto ng maayos. Okay. Kung maraming salamat sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po aming makausap. One last point na lang, hindi po lingid sa kaalaman ng lahat ito kung nangyayaring budget deliberation sa Kamara. And then isa po sa mga naging mahigpit na nakasagutan nga ho ninyo ang minority block, lalo ho dun sa iba't ibang mga budget o itong Confidential Intelligence Fund. Ngayon, the question is that paano ho ninyo na-handle ito kung naging sagutan or ito kung mga batikos from the minority block, Kong? Well, lahat naman ng topic na nadeverte yung mga kasamahan namin sa minorya is not related to the confidential fund. It's not also related to the Intel fund. So, ando dun yung of course magde-debate kayo kung tama ba yung figures na nire-refer, no? At yung medyo itong anong dinefend ko yung Commission on Higher Education is na sang-ayon naman ako na sundin yung nakasaad sa batas na yung martial law nasa curriculum ng Philippine history. However, ang hindi lang ako sang-ayon doon nung syempre pinipilit nga na ma-report namin as representing the Commission on Higher Education yung ilang minuto or ilang oras bawat teacher, bawat school at bawat estudyante na tinuturuan because that is quite untenable, no? Hindi ang daming, kumbaga hindi na makakapagtrabaho yung CHED pag ginawa natin yon. So that's why ang ano naman talaga is trabaho lang, walang personalan. So we talk to each other, we eat dinner and lunch with each other. Pero syempre, kapag nandoon sa trabaho ng budget deliberation or even debates on legislative measures, if we have to stand dun sa ate, sa kanya-kanya naming pananaw. Okay. Kong, thank you so much humuli. Hanggang sa susunod na kayo po kami makausap. Ingat po kayo, Kong. Salamat. God bless. Mga kabumbukas, Star Nation, si Iloilo 1st District Representative at House Deputy Majority Leader Janet Garin. Siya rin po ang Vice Chairperson ng House Committee on Appropriations. Treat yourself to Changnu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun.
pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. 24 na minuto makalipas magkakabumbo ang alas 7 hunang umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan, inihihirit ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano ang kahalagahan na magpaglaanan ng sapat na pundo ang National Intelligence Coordinating Agency. Sa naging deliberasyon sa plenaryo ng panukalang pundohon ng naturang ahensya, tinukoy nitong si Congressman Paduano na mula sa orihinal na 2.2 billion pesos na budget proposal ng ahensya, nasa 1.4 billion pesos lamang ang inaprubahan ng Department of Budget and Management na mapasama sa 2024 National Expenditure Program. Sinabi nitong si Congressman Paduano na dahil sa tapyas sa budget na ito, may apat na priority project na hindi mapupunduhan para sa susunod na taon. Isa rito ang Special Project for the West Philippine Sea. Binigyang diin ng mababatas na mahalaga ang programa na ito upang mabantayan ang mga banta mula sa ibang mga bansa, lalo ho sa katubigan ng ating bansa. Kaya naman hirit ni Congressman Paduano, imbes na bigyan ng Confidential and Intelligence Fund ang mga ahensya na wala namang kinalaman sa mandato sa national security, ilipat na lamang ang pondo ng ito sa National Intelligence Coordinating Agency. Samantala, kailangan munang pag-aralan ng Department of Foreign Affairs ang procedures sa ideyang pagsasampa ng kaso laban sa China sa International Tribunal for the Law of the Sea. Ito ang inihayag ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, kasunod na rin ang paglalagay ng Chinese Coast Guard ng floating barrier sa May Scarborough Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Saad pa ng kalihim na ang ginawang pagtanggal ng Philippine Coast Guard sa ininstall na floating barriers ng China sa isla ay alinsunod lamang sa posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea dahil may karapatan ng bansa na ipractice ang ating soberanya at ang ating sovereign rights. Una na rin sinabi ng Department of Foreign Affairs na nakahanda ang bansa na gawin ang lahat ng kaukulang hakbang para mapairal ang karapatan nito sa Scarborough Shoal. Anya, ang naturang shoal ay isang mahalagang parte ng Pilipinas kung saan mayroon tayong soberanya at territorial jurisdiction. Base na rin yan sa United Nations Convention on the Law of the Sea na nagpapalawak ng territorial jurisdiction ng maritime states hanggang sa 200 nautical miles mula sa mga baybayin nito na nilagdaan ng hindi bababa sa 162 na mga bansa, kabilang na dyan ang Pilipinas at China. Pinuri naman ni Department of Transportation Secretary Jaime Bautista ang matagumpay na paglansag ng Philippine Coast Guard sa mga floating barriers o mga buya na inilagay ng China doon sa Scarborough Shoal sa bahagi po ng West Philippine Sea at inilarawan bilang matapang na aksyon. Anya, ang ginawang aksyon ng personnel ng Philippine Coast Guard ay ipinagmamalaki ng lahat ng Pilipino dahil itinataguyod nito ang posisyon ng Pilipinas sa paggigit ng soberanya ng bansa sa Panatag Shoal sa loob ng ating Exclusive Economic Zone. Ang Philippine Coast Guard ay nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Department of Transportation. Una nang inamin ng China ang pag-install ng mga floating barriers sa entrance ng Scarborough Shoal upang mapigilan ang inilarawan nitong intruders sa kanilang soberanya. Hinundin na naman ng mga opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ang naging aksyon na ito ng China. Dito namang Martes na magsagawa ng special operation ng Philippine Coast Guard para sa pagtanggal ng floating barriers, alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, inaasahan namang babiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagkakataong ito doon sa Saudi Arabia. Kinumpirma ni Trade Secretary Alfredo Pascual ang state visit ng Pangulo sa Riyadh noong araw ng Lunes. Ang naturangang Middle East country ay ang pangunahing destinasyon ng ating mga kababayang overseas Filipino workers. Kinumpirma na din ni Saudi Ambassador Hisham Al-Qahtani ang nakatakdang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos at ibinunyag na sasama ito sa pagtanggap o pagsalubong sa Pangulo. Hindi pa nilalabas sa ngayon ang buong detalye ng naturang state visit ng Pangulo, subalit ayon sa Saudi envoy, ito ay kadalasang aabot ng 2 hanggang sa 3 araw. Ang state visit na ito ng Pangulo sa Saudi Arabia ang magiging 17th na foreign trip
lips ni Pangulong Bongbong Marcos simula nang maupo ito bilang Pangulo noong nakalipas na taon, kung saan ang pinakahuli nga dito na pagbisita niya ay sa Singapore na dumalo sa Asia Summit 2023 at nanood ng Formula 1 Singapore Grand Prix 2023. Base nga sa datos ng Philippine Statistics Authority, nasa 24.4% ng 1.83 million overseas Filipino workers ang nagtratrabaho sa Saudi Arabia noong taong 2021. Oras natin magkakabumbo, 29 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kuha pa tayo ng mga dagdag na report mula ho sa ating mga kasamahan. Ang halos 25 o 250 mga barangay, inirekomenda ho yan ng Philippine National Police na isali doon sa tinatawag na Areas of Grave Concern para ho yan sa barangay at sangguniang kabataan elections 2023. May report dyan si Bongbong Marlene Padiernos. Inirekomenda ng Philippine National Police sa mapabilang sa mga areas of grave concerns para sa darating na barangay at sanggunian kabataan elections ang halos 215 na mga barangay sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 246 na mga barangay na ang planuan niyang inirekomenda ng pambansang pulisya na isama sa mga lugar na sa red category o areas of grave concern. Aniya, karamihan sa mga ito ay mga barangay na bahag o sa bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na sinandalaman ng Bicol Region sa Visayas at Ilocos Region naman sa bahagi ng Luzon. Peluwanag ni Fajardo, sa oras na mapasama ang isang lugar sa red category ay magkakaroon ng kapangyarihan ng provisional elections ay sa ilalim ito sa Kamalek Control at may authority din ani ito na magpatupad ng dagdag na puwersa mula sa Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines kung kinakailangan. Samantala, bukod dito ay iniulat din ang opisyal na mayroong 1,248 na mga barangay ay kadalang irerekomendang mapasama sa orange category, habang nasa 1,100 naman ang mga barangay ang kanilang irerekomendang ipaisailalim sa yellow category. Ngunit din kuman, nilinaw pa rin ni Fajardo na ang mga dams nito ay hindi pa pinal sapagkat nakatakdapaan niya itong talakayin kasama itong mga concerned agencies ng pamahalaan. O ganyan, narito pa ang dagdag na paliwanag ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo. Ito pong mga datos po na ito ay hindi pa po ito pinali dahil magmi-meeting pa po yung National Joint Peace Security and Coordinating Center para ma-harmonize po yung datos po ng PNP at saka ng AFP and of course yung Coast Guard po bago po natin ma-submit yung final recommendation po sa Committee on Ban on Firearms and Security Concern. At yung committee naman po ay isusumiti po ito sa COMELEC and Bank na siya pong magdidesisyon kung ilan po talaga ang mapapaisama ang listahan dito po sa ating election areas of concern. At ang target po ng PNP ay by the end of September po ay ma-finalize na po itong listahan po na ito. Samantala, sa dagdag pang mga balita, nilino naman ni dating Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azorin Jr. na hindi siya pinadeport sa bansang Canada. Ito ang binigyang diin ni Azorin kasunod ng mga ulat na mayroon na pala siyang deportation order mula sa Canadian Immigration at hinold down ng 2 araw sa Immigration Office of Canada ang natura ng dating general sa hindi malamang dahilan. Giit ng general, wala itong patuhanan at wala o hindi ganon ang nangyari sa naturang bansa. Kasabay ito ay tinuro niya si Philippine National Police Deputy Chief for Administration Police Attorney General Rodel Semonia na nagkakalat-umunog ng naturang kasinungalingan at maling impormasyon. Samansang ipinadala ni General Azorin sa mga mamahayag sa Campo Crame ay sinabi nito na sa seremonya ang nagpapadala ng nasabing mensahe ukol dito at may posibilidad din aniya na sa seremonya ang nag-tip sa Canadian Immigration upang siya ay mapadeport. Samantala, sa ugnay nito ay sinabi ni Azorin na magbibigay din siya ng formal na pahayag hinggil sa naturang pangyayari sa tatang panahon kasabay ng palawagan kay Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na alamin ang katotohanan sapagkat lahat anya ng footprints ay patungo kay Lieutenant General Sermonya. Kung maalala, una nang itinaubaya ng Philippine National Police and Bureau of Immigration ang pagbibigay ng pahayag pahinggil dito. At kung hindi pa man, ay nilino naman ni Fajardo na ang insidente ito ay walang kaugnayan sa kontrobersyal na 990 kilos biggest drug haul na unang pumutok noong kasagsagan ng pananumpulan ni Azorin bilang hepe ng pambansang pulisya. Kaugnay nito,
ay binigyang diin din niya na hindi kabilang si Azurin sa mga dawit ng mga pulis sa nasabing kaso. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Orasun natin magkakabombo, 25 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. At sa pagkakataong ito, tuloy pa rin po ating mga balitaan. Kasama ho natin mga kabombo ang kinatawan naman ng Kabataan Party List, si Representative Raul Manuel. Kaugnay pa rin po sa iba't ibang mga issue, no? Pangunahin pa rin po dito yung pong pagtalakay sa budget ng Pilipinas para ho sa taong 2024. At isingit na rin po natin mamaya yung mga issue ho sa ibang mga usapin, katulad po ng West Philippine Sea at yung pagtapyas ho ng pondo, no? Sa mga state universities and colleges. Kaugnay pa rin po yan sa 2024 budget, mga kabombo. Magandang umaga at welcome sa Bombo Radio Philippines. Kung Manuel, si Bombo Genesis po ito, kasama ho natin ng ating katandem, si Bombo Ever. Hello po, good morning po sa inyo, ma'am, sir, sa lahat din ng mga nakikinig sa atin, lalo na siyempre sa mga kapwa na ating kabataan. Thank you so much, Kong, sa pagpapaunlak po ninyo sa aming invitation na kayo po ay makausap, ano, dito po sa Bombo Radio Philippines, nationwide, worldwide. Ang budget deliberation ay nagpapatuloy, ano, dyan ho sa Kamara, at yung isa sa mga pangunahing topiko ho dito, yung pagkakaroon po ng intelligence at confidential fund, lalo ho itong mga civilian agencies. Now, ang ating katanungan is that, gaano na ho ba karami yung pong natukoy na may mga confidential at intelligence fund ng mga agencies na kabilang ho doon sa tinatawag na civilian agencies ng ating gobyerno ko? Actually, malapit na maging 30, ano, bali 20 plus, tapos sa dami ng mga agencies. Sa totoo lang po, kahit po ako, nahirapan na po ako magbilang kasi kahapon lang po sa budget deliberations, nagulat po ako, kahit MMDA na isa pong civilian agency ay merong intelligence fund. Kaya po sa totoo lang, kahit ang pagtatrack po talaga, sobrang hirap na kasi naging talamak na po ito. Kahit pala sa mga LGU, meron, sa mga iba pang ahensya ng gobyerno, meron din. Kaya napapanahon na talaga eh, na kesa maglaan ng pondo dyan sa Confidential and Intelligence Fund na kahit po kaming mga kongresista, hindi po namin madaling nache-check ang paggastos niyan. E dapat po ilipat na lang natin sa serbisyo, sa edukasyon, sa kalusugan, ang pondo niyan. Mm-hmm. Ano ho yung nakikita ko ninyong rason dito, Kong, kung bakit po nagsulputan itong iba't ibang mga civilian agencies na humihingi na ng itong intelligence at confidential funds, Kong? Ang lagi po kasi sinasabi daw for national security, lahat na lang po ng mga ahensya ay may ambag daw sa national security. Sa totoo lang po, parang nagiging gasgas na dahilan na lang yan para mabigyan ng sikretong pondo ang mga ahensya. Halimbawa po dating AFP Chief of Staff, nagsabi po na kahit daw DepEd na ang dapat ang focus sa education, dapat daw bigyan niya ng confidential fund para daw ma-check sino mga empleyado dyan ang loyal sa gobyerno. So, tingin po natin sobrang baluktot po ng ganung pag-iisip na ang confidential fund gagamitin pang surveillance sa mga empleyado, sa mga guro, sa mga personnel at maging sa mga estudyante para lang tiyakin na hindi sila nagtatanong o hindi sila tumataliwas sa sinasabi ng administrasyon. Pag ganun, dapat ba tatango na lang tayo at maging robot na lang, susunod na lang sa kusino ang nakaupo. Tingin po natin hindi dapat ganun. All the more na unjustified na ang DepEd at ang maraming mga civilian agencies ay may confidential fund. Okay, sa likod po ng napakalaking mga confidential at intelligence fund, ano, ng mga civilian agencies ho ng ating pamahalaan, tinapyasan po ng more or less mga 6 billion pesos yung mga state universities and colleges dito ho sa ating bansa. Ngayon, ano pong development ho dito, Kong? Nag-file po tayo ng House Resolution 1325. Ang panawagan po nun ay minimum ma-reverse. No? Ibig sabihin ko ano ang budget ngayon, dapat ganun pa din ang budget ng mga state universities and colleges kesa mabawasan. And ang maximum pa nga nun, substantial na increase sa ating mga SUCs. Kasi ang pinropose na budget ng mga SUCs natin, sa totoo lang, nasa 300 billion. Pero ang inapprove lang ng Department of Budget and Management ay nasa 100 billion. Pero sa totoo lang, kung may pera ba ang gobyerno, actually meron eh. Pero sa ano pupunta? Kung may mga pinapatayo, hindi yan mga classroom, hindi mga dagdag na
facility sa mga paaralan, hindi dagdag ng mga ospital. Ang pinapatayo, puro mga big ticket infrastructure project, mga flood control project na hindi naman nakatulong para ma-solve ang baha kasi lumalala lang din ang baha sa iba't ibang bahagi ng bansa. So kaya sa ganun yung mga ipatayo, kasi malaking kontrata yun eh, malaking amounts ang involved, focus tayo sa mga basic, sa mga classroom at mga ospital. Okay. Kong, ang ating pong katandem, si Bombo Ever, meron din pong mga karagdang katulungan, Kong. Yes, Kong. Doon po sa... Yes, Kong. Sa inilabas po na joint statement ng state universities and colleges, nasa ano po, malaki po yung, or nasa more than 30s po yung mga state universities and colleges na posibleng maapektuhan itong pagtapyas po ng 6 billion pesos na pondo. Ano po yung magiging epekto po nito sa mga state universities and colleges dun sa magiging implementasyon po ng Free Tertiary Education Act dito po sa ating bansa, Kong? Yes. Ngayon, dumarami ang mga estudyante sa ating state universities and colleges kasi aside sa fact na libre at dapat din naman talaga paramihin natin ang nakakatanggap ng libre edukasyon, natural lang din na lumalaki ang ating population. So, lumalaki talaga ang bilang din ng mga college students. So actually, sa part ng Marcos Jr. Administration, common sense na lang din sana na kung dumadami ang estudyante, dapat lumalaki ang budget ng ating mga SUCs. Kasi ibig sabihin taon-taon kailangan magdagdag tayo ng mga pinoprocure nating mga facilities, mga equipment. Tapos kung dumarami ang estudyante, hindi pwedeng magsiksika na parang sardinas yan sa loob ng mga classroom. Kaya sobrang illogical talaga ng administrasyon. Tapos ang lagi sinasagot sa atin ng Department of Budget and Management, ang basis daw nila ng budget para sa free higher education din, ano, para sa ating mga SUCs for 2024, ang basis daw noon ay 2022 enrollment pa. Hindi nga yun pwede dahil taon-taon, dumarami ang mga estudyante. Kaya sana naman, ano, makinig naman ang DBM, makinig ang Marcos Jr. Administration. Kasi ang arguments nila sa pag-justify ng proposed budget sa ating SUCs, wala po talagang batayan. Okay, Kong. Sa iba naman pong usapin dito sa controversial po, ano, na kamakailan lamang na pagtanggal po ng pwesa ng Pilipinas or Philippine Coast Guard dito po sa floating barriers na inilagay ng China doon po sa Scarborough Shoal. Sa ngayon po ba, mayroon na pong ginagawang hakbang din ang panig po ng Kamara since yung Senado may mga isinasagawa na pong mga parang probe da, kaugnay po sa usapin pong ito, Kong? So far po sa pagkakalam natin wala dahil na-busy ang Kamara sa budget deliberations dahil nga compressed po ang timeline namin. Certified urgent ng Pangulo, sabihin po minamadali ang pagpasa sa Kamara ng National Budget. Bali mamaya po actually starting 9 a.m. magre-resume ang mga debate tapos by night, sa gabi, aaprobahan na namin ito on third and final reading. Kaya po sa usapin ng West Philippine Sea, hindi po ito tinatrato na urgent na pag-usapan sa loob ng Kamara. Pero sa bahagi po natin sa kabataan, kasama din ang Gabriela M. at Teachers Party List, tayo sa Makabayan Coalition, always po nagpa-file tayo ng mga resolution para sana magsimula ng investigation sa mga nangyayari sa West Philippine Sea. Kasi po ang kawawa din dyan, ang mga mangingisda natin. And syempre, tayong mga Pilipino na ang mga resources na nandyan sa West Philippine Sea, dapat tayo ang makilabang. Okay. Kong, thank you po muli. Maraming salamat sa muli po ninyong pagpapaunlak sa aming invitation na kayo po yung makausap, Kong. Yes, ma'am sir. Salamat. Good morning. Thank you, Kong. Ingat po kayo. Mga kabombo, Caster Nation, si Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kaugnay po sa iba't ibang mga usapin. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. Sa pagpapatuloy pa rin po ng ating balitaan, mga kabombo, oras natin. Meron na lamang po tayong 17 minuto bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Na, sa iba pang mga balita, Bombo Ever.
Nabigong makakuha ng approval mula si Commission on Appointments, Department of Health Secretary Ted Herbosa. Sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri na kaya na-bypass ang appointment ng kalihim ay dahil sa kakulangan na rin nila ng oras. Pagtitiyak naman ng senador na kanilang tatalakayin ang appointment ni Herbosa pagbalik ng kanilang sesyon sa buwan niya ng Nobyembre. Magkakaroon kasi ng break ang Kongreso mula Setyembre at 30 hanggang Nobyembre at 5. Para mapanatili ni Herbosa ang kanyang posisyon ay kailangang ma-reappoint ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala mga kabumbo, kuha din po tayo ng mga development dito ho sa napaulat ho dati na umano'y itong controversial ano, na umano'y kulto dyan ho sa bahagi ho ng Socorro Bayanihan Service Incorporated na sinasabi hong or una hong inilabas sa Senado bilang umano'y kulto na nabibiktima ng mga kababayan po natin. May nakuhang report po dito si Bumbo Victor dahil meron pong 8 kasong kriminal daw ang isasampa ho ng Department of Justice laban ho doon sa lider at ilang mga miyembro nitong Socorro Bayanihan Service Incorporated. Meron pong nakuhang report dyan si Bumbo Victor Leantino. Bombo Genesis, tinatayang ang abot sa 8 kaso ang ihahain ng Department of Justice laban sa tumatayong leader at ilang miyembro ng umano'y sex cult na Socorro Bayanihan Service Incorporated. Ito ang sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos na matanong ng mga kawani ng media sa isinagawang press briefing. Ayon kay Remulla, inaasahan naman nilang darating ang mga biktima at witnesses sa Webes pet sa 27 ng taong ito upang lumahok sa isasagawang Senate hearing. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin sa ganaping pagdinig sa Senado ay ang pang-aabusong nagaganap sa komunidad ng naturang grupo. Batay sa report, sangkot umano ang ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Service Incorporated sa panggagahasa sa mga bata, force at child marriage sa kanilang lugar. Itinatanggi naman ng leader ng grupo ang paratang na sila ay isang sex cult dahil ang kanilang grupo ay nakasentro lamang aniya sa bayanihan. Narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. We expect 8 cases to be filed. At 27, which is a few days from now, ay darating na sila. Thursday. So we expect them to be here for the Senate hearing and we will have them also probably after the Senate hearing, maybe on Friday, if you're able to give them the notices. Una rito ay nakapaghain na ang National Bureau of Investigation ng ilang mga kaso na may kinalaman nga sa kasong rape, forced child marriage at labor, child labor at child abuse laban sa ilang miyembro ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Naglabas rin ng rekomendasyon ang kawanihan upang maibilang sa isasampang kaso itong qualified trafficking at kidnapping pati na ang serious illegal detention laban sa umano'y leader ng grupo at 12 miyembro nito. Samantala, nakatakda namang magsagawa ang Justice Department ng sariling investigasyon sakaling matanggap na nila itong transmittal documents mula sa provincial prosecutors nga ng Surigao del Norte. Kung maalala, hiniling ni Justice Secretary Remulla na mailipat ang investigasyon mula sa naturang probinsya patungo sa Maynila at napagbigyan naman ito. Nakatakda rin bumuo ang Department of Justice ng panel of prosecutors sa oras na masuri na nila ng mabuti itong mga reklamong ibinabato laban sa naturang kulto. Naniniwala naman ang kalihim na kailangan nilang makialam sa isyu pang maprotektahan ang mga mamamayan ng Socorro mula sa mga seryosong banta at mga nagaganap na mga pananako. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Leantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 12 minuto bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa iba pa ang mga balita mga kabombocaster nation, ang Department of Information and Communications Technology malapit na rohong matukoy yung umano'y nasa likod ng ransomware dyan sa PhilHealth. Makibalita ho tayo mula sa linya ni Bombo Javino Galang. Patuloy pa rin na inaalam ng Department of Information Communications Technology kung sino ang mga nasa likod ng pagpapakalat ng Medusa ransomware sa computer system ng Philippine Health Insurance o PhilHealth. Ayon kay DICT Undersecretary Jeffrey Iana D., na mula nang inalarma sila ng PhilHealth na pinasok sila ng nasabing ransomware, ay agad nilang i-shutdown ang nasabing computer system ng ahensya. Ginawa namin mula Biyernes ay unang-una, siyempre, ang tinatawag natin na containment measures. Pinatay natin yung mga systems para hindi kumalat yung
malware. Basically, pinatay namin kaya hindi ma-access ng ilang mga ospital yung PhilHealth systems. It is part of our containment measures na we advise PhilHealth to do. Nandun na kami sa dulo ng containment measures, no? Nandiyan na yung ating mga systems at ang gagawin na lang natin is after nating ma-insure na yung isa ay okay, i-up na natin. Pan dito is walang ano, mukhang sa aming investigasyon, hindi naman tinamaan yung PhilHealth database. Patuloy din ang kanilang ginagawang pagbibigay paalala sa mga government agencies para hindi na maulit ang nasabing insidente. Kaya nga maaga kaming nag-issue ng advisory sa lahat ng government agencies kung ano ang dapat nilang gawin. Ito ay nakapost na ngayon sa website ng DICT. At galing mismo sa aming secretary, sabi niya, pakipag-coordinate din kami dun sa ibang government agencies to ensure that they have the proper defenses. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Sa iba pang pag-uulat, ang Motorcycle Riding Academy naman aarangkada na ngayong araw. Kaugnay niyan, may kabuampang detalye si Bombo Eliza Eclarinal. Aarangkada na ang proyekto ng Metropolitan Manila Development Authority na Motorcycle Riding Academy ngayong araw. Ang Motorcycle Riding Academy ay matatagpuan sa kahabaan ng Meralco Avenue sa Pasig City. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, ang dalawang araw na training course ay magiging ganap na walang bayad na kung saan kailangan lamang ng mga kalahok na magdala ng kanilang sariling helmet at personal protective gears. Ang bawat training batch ay magkakaroon naman ng 100 mga individual na mga kalahok. Bukod sa aktual na kasanayan sa pagsakay sa motorsiklo, ang training course ay magsasama rin ng mga lectures o pagtuturo sa mga tuntunin at regulasyon sa batas trapiko. Dagdag pa rito, ang training course ay naglalayo na bawasan ang motorcycle-related road crashes kung saan mayroong mahigit 26,000 na insidente noong taong 2022 na naitala ng Metro Manila Accident Reporting and Analysis System. Matatandaan na bago ang opisyal na pagbubukas ng nasabing academy, ang mga trainer ay sumailalim din sa isang refresher course at ang mga donasyon naman ng motorsiklo para sa paggamit ng mga kalahok ay natanggap na ng Metropolitan Manila Development Authority. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Romando Artes. Apat po kasi yung covered ng curriculum na ito. One is yung reorientation nila sa traffic laws and rules. Second is yung discipline sa karsada. Third is yung riding skills na kailangan po nilang matutunan para makaiwas sa aksidente. At pang-apat is yung basic response po in case of emergency. Una na rito, bibigyan ng mga kalahok ng mga certificate sa pagtapos ng mga lectures, practical applications at basic emergency response courses mula sa paglahok sa Motorcycle Riding Academy. Talagang i-ensure namin na talagang matututo sila. Para nga po nakikita namin kasi medyo marami po or may ilan pa po na kulang sa disiplina. Baka rin naman po kulang lamang sila sa kaalaman kaya nangyayari yon. Para sa Bombo Network News, Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, basta radio. Bombo! Treat yourself to Chowunu's favorite snack that makes him so kilig. Dunkin' K-Bun. K-Bun. There's nothing like this warm, cream cheesy, garlicky treat that's both yummy and nakakakilig. Mmm! Nothing like Dunkin' K-Bun. Pasalubong ng bayan. September 29 is Dunkin' Iced Coffee Day. See you at Dunkin'. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, dumako tayo sa ating mga provincial report. Isa kong magsasaka ang nagkalasug-lasug daw, ano? Pasintabi po sa mga nanonood at mga nakikinig po sa atin ngayon. Medyo malasalan po ang nilalaman ng atin pong balita.
Matapos nga hong suwagin ng isang kalabaw, alagang kalabaw, eto hong isang magsasaka doon po sa bahagi ng Catanduanas. May nakuhang report po dyan ng Bamboradyo Lee Gaspi. Dead on arrival ang isang magsasaka sa bayan ng Birak sa Catanduanes matapos na suwagin ng alagang kalabaw. Kinilala itong si Henry Tablati Shello, 65 taong gulang, residente ng Sitio Sagurong, Kalatagana at Ibang, Birak Catanduanes. Sa panayam ng Bamboradyo Lee Gaspi kay Birak Municipal Police Station Information Officer, Police Staff Sergeant Renel de los Reyes, base sa investigasyon, kasama ng biktima ang alagang kalabaw upang maghakot ng mga kawayan. Pababa umano ang daan kung kaya dire-diretso ang kalabaw hanggang sa mabali ang nasa likod nitong kahoy na nakakonekta sa PC. Sinubukan umanong ayusin ang biktima ang nasira, ngunit bigla na lamang sinuwag ng kalabaw sa may tagiliran dahilan upang makaladkad ng humigit kumulang 10 metrong layo. Sa lakas ng impact, nagkalasog-lasog umano ang ribs ng 65-anyos na biktima na sinubukan pa sanang dalhin sa ospital, ngunit hindi na naisalba pa. Sa humigit kumulang 10 metro po yung pagkaladkad at nagkalasog-lasog siya at malaking sugat po. Sungay ng kalabaw yung kumitil po sa nasabing biktima. Sa medical legal po ay nabalian po ng kanyang ribs. At dinala na po agad ng Robert Kumbi sa ospital, subalit dinikera po ang dead on arrival. Ayon kay De Los Reyes, nagkakaroon talaga ng ganitong sitwasyon kapag pagod o nakakaramdam ng peligro ang mga alagang kalabaw o maging mga baka. Kung kaya paalala na lamang ng opisyal na sakaling ganito ang kaharaping sitwasyon, ay huwag agad lumapit upang makaiwas sa biglaang reaksyon o pag-aki. Yan ang ulat mula rito sa Bamboradyo Lee Gaspi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Binbing, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bamboradyo Philippines sa Basta Radio, Bombo! Samantala, mga rice retailer daw doon sa Western Visayas, hindi 100% na sumusunod doon sa utos ng Pangulo na pagpapatupad ng price cap sa bigas. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bamboradyo Iloilo. May hinahawakan ng listahan ang Department of Agriculture Region 6 na pangalan ng mga retailers na hindi sumusunod sa price ceiling. Sa panayam ng Bamboradyo kay Maria Teresa Solis, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 6, sinabi nito na wala pang direktiba ang Central Office kung ano ang ipapataw na penalidad sa mga hindi sumusunod sa price cap. Sa ilalim ng Republic Act No. 7581 o ang Price Act, ang violator sa ipinapatupad na price ceiling ng gobyerno ang posibleng makulong ng hindi bababa ng 1 taon o mahigit sa 10 taon at multa na hindi bababa sa 5,000 pesos at hindi lalagpas sa 1 million pesos depende sa magiging desisyon ng korte. Ngunit una namang nilinaw ni Department of Trade Assistant Secretary Agaton Yovero na susundin pa rin ang due process bago dagdagan ng penalidad ang violator kagaya ng pagbigay ng sulat o notice to explain sa retailer. Ayon kay Solis, mayroon mismong directory ang ahensya sa mga rice retailers sa rehiyon dahil nagtutulong rin ang mga local government units sa pag-monitor sa mga palengke. Aniya, sa buong Western Visayas, ang compliance sa presyo sa regular milled rice ang umaabot lamang sa 60%, samantala mahigit 70% naman sa presyo ng well-milled rice. Nagpapasalamat rin si Solis sa mga rice retailers na sumunod sa price cap at humingi ng kaunting pagtitiis dahil sa mga sumusunod na araw, posibleng bababa naman ang presyo ng bigas na kinukuha sa supplier dahil nagsisimula na ang harvest season. So far po, mga 75% po ang sumusunod sa price cap for the well-milled rice and then mga 65% po ang sumusunod sa price cap ng regular milled rice. So salamat po sa pagsunod at sana po ay hindi kayo lugi sa presyo na binigay ng ating presidente na 41 for RMR and 45 for the well-milled rice. Si Maria Teresa Solis, ang Chief ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 6. Balita mula dito sa Bamboradyo Iloilo. Ito si Bombo Razzy Bordon para sa number one and most trusted radio network in the country, ang Bamboradyo Philippines. Basta Radio,
Bombo. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa iba pang mga foreign currencies magkakabombo sa araw na ito, ang isa pong US dollar katumbas ng 56 pesos and 95 centavos. Nasa 7 pesos and 26 centavos naman ang katumbas po ng isang Hong Kong dollar, habang sa isang Singaporean dollar katumbas ito ng 41 pesos and 57 centavos. At ang isang Saudi Arabian Rial katumbas po yan ng 15 pesos and 13 centavos, habang para ho sa euro naman katumbas ito ng isang ng 60 pesos and 15 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago po tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kabombo at Kasternation, sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao, yan na pong gabon ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Makati News Center, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Bombo.